So, kita na ba, class? Okay na yan? Kita po. So, good morning. A pleasant good morning to all of you. So, happy Saturday. So, this day, what we're going to do is to discuss the midterm natin doon sa refrigeration and air conditioning. And we're gonna check yung paper kasi ano lang naman to, no? Letter, no? So, makikita natin agad yung tamang answer and then ipapaliwanag din naman natin, no? So, we're gonna start, no? So, meron akong PowerPoint tapos meron din akong Word kasi nandun sa Word yung ano natin, yung detail, no? So, let me check muna kung nare-record to. Hello, hello, mic test, hello, hello. No, stop. Okay. Yan. Okay. Yan. So, ito yung mga answer key na pinaste ko lang kasi meron naman to. And then, I have a Word na backup dito na para nandito kasi yung mga solution na para makita nyo yung detalye ng solution. Okay? Ito pa, paano ba palakihin ito? Sandali. Ayan, no? Pwede na lumaki dyan. Tama ba yan? Ayan, no? So, ito yung mga answer at nandito rin yung solution, no? Na yung detalyadong solution nandyan lahat. Okay? So, we're gonna start without further delay. Tingnan natin. So, eto yun. Meron tayong dito na problem, no? So, alisin mo dito. Yan. So this problem is the same as that of that one which can be found in the PowerPoint, no? So eto 'yon. Banggitin ko muna, the chilling room of a meat plant is 18 meter by 20 meter by 5.5 meter in size and has a capacity of 450 beef carcasses, no? Pareho ba? Pareho ba yung problem natin? Baka i-check ko. Pareho naman yung problem natin, no? Ay, nasa may problem ito. Answer na lang yata rito, no? Pero yun din yun, di ba? Yun naman ang natin, no? Yun yung kasi nilagay ko na dito yung sagot, no? So, pero yun ang yung problem natin, no? So, ituloy ko lang. Okay. Ano ba to? So, the chilling room of a meat plant is 18 meter by 20 meter by 5.5 in size and has a capacity of 450 beef carcasses. The power consumed by the fans and the lights of the chilling room are 26 and 3 kilowatts respectively and the room gains heat through its envelope at a rate of 13 kilowatts, no? Kasi na-take up na natin yung mga air conditioning. It is more of air conditioning and heat transfer, no? The average mass of beef carcasses is 285 kilograms, no? Parang sa product load to, sa heat load. The carcasses enter the chilling room at 36 degrees centigrade after they are washed to facilitate evaporative cooling and are cooled to 15 degrees centigrade in 10 hours. The water is expected to evaporate at a rate of 0.080 kilogram per second. The air enters the evaporator section of the refrigeration system at 0.7 degrees centigrade and leaves at negative 2 degrees centigrade. Okay? The refrigerant used is R410A and the temperature of the refrigerant inside
the evaporator is negative 4 degree centigrade. The air side of the evaporator is heavily fanned. No, yung design ng evaporator is iba't ibang klase yan eh. May plates, may fanned, no, fin. Pag tiningnan niyo yung ano, yung evaporator or condenser niyo, no, may mga fin na tinatawag, no. The overall heat transfer coefficient of the evaporator based on the air side is 20 watts per square meter degree centigrade. Also, the average temperature difference between the air and the refrigerant in the evaporator is 5.5 degrees centigrade. The compressor input... Uy, nasaan yun? Is 76 kilowatt. Siyempre, yung compressor, may motor yan. Yun yun, no? Ang kinakailangan ng compressor na mag-drive sa kanya ay 76 kilowatts. Ngayon, ano yung mga assumptions or mga data na dapat nating gamitin, no? Or ano ba yung mga known data? Water evaporates at a rate of 0.080 kilogram per second. Ano yun? Di ba, nandito yun, 0.08. Ayan, no? If I may highlight, no? Nakaibang mode kasi ako, no? Ito, anyway, ito yun, no? So, yung 0.080 kilogram per second, yun yung flow rate, no? Flow rate ng tubig dun sa evaporator, no? Yung rate niya. And then, all the moisture in the air freezes at the evaporator. So, yung mga moisture sa air, ang nangyari, nag-freeze sa evaporator. Kasi di ba pag evaporator nga, nagpapalamig yun, no? Pag tinignan nyo yung refrigerator nyo, di ba nandun yung, ano, nandun yung evaporator coils, no? So, yung mga hangin na nasa paligid, nag-freeze din doon, no? The heat of fusion and the heat of vaporization of water at 0 degrees centigrade are 334. Nasa iba kasi 335, 334, wala namang problema din, no? So, 334 kilojoule per kilogram, ang tinatawag dito na heat of vaporization, fusion is when the for example yung yellow naging tubig, di ba, or yung tubig naging yellow, no, magkakaroon siya ng heat of fusion. Pag heat of vaporization naman, yung tubig naging steam, no, from tubig naging steam, hindi siya nagbago ng temperature, 100 degrees centigrade siya. Ang heat of fusion naman, 0 degrees centigrade na yellow, naging 0 degrees na tubig. So, mag-release siya ng ganitong amount ng heat. Ang tawag doon ay heat of fusion. So, ibig sabihin, kahit na yellow yan, may heat, no? Heat of fusion. At pag kumukulo naman, heat of vaporization. So, constant naman yan, no? Kahit saan ka, kahit na hindi ibigay yan, dapat alam mong hanapin kasi constant. No, parang density ng tubig or density ng hangin, specific heat ng tubig, specific heat ng hangin, no? So, mga constant yan. Ngayon, specific heat of beef carcass is 3.14 kilojoule per kilogram degree centigrade, no? So, yan na yung pinagamit na specific heat ng beef carcass. Pag sinabing carcass, yung laman ng baka na kapapatay lang. No? Pag kinatay mo yung baka o baboy, ang tawag doon ay carcass, no, carcasses, yung ano nilalagay sa mga ano, no, yung sa mga katayan, no, abattoir, no. So carcass ang tawag doon, no. So ngayon, may mga set of questions. Ngayon, para bigyan kayo ng idea kung para ma-imagine niyo, no, kasi kinuha ko 'yan sa libro, hindi ko lang alam kung nandito pa yung ano, yung source, no. So, i-check ko lang ha, para lang merong tayong idea. No? Kasi mas mahirap mag-solve pag hindi mo na i-imagine yung mga, ano, yung mga images. No? So, sandali ha. Sandali. I-ano ko, punta ko dun sa pinagkuhanan ko ng ano na yung illustration lang, no, para lang makita nyo kung saan ko kinuha na libro yung ating
problem, no? Sandali. I think sa heat transfer yon. Dali. Kay heat transfer. Dali. Yung, alam nyo ba yung libro, nakita nyo na ba yung libro na yun, kay Sengel? Heat transfer by, sandali. Heat transfer. Kasi mas maganda na ano eh. Heat transfer. Sengel. Ah, baka dito na. So, nasan ba dito? Ano yun? Air conditioning? Pala air conditioning to. Tapin natin yung root word, beef carcass. Kasi di ba beef carcass yung inaan natin? Ayan. No? Baka ito yun. No? Parang ito eh. Beef carcass. Beef carcass. 13 kilowatts lights. No? Ito yata yan, no? Evaporator. Ayan. No? So, ito yun. So, all I have to do, i-capture ko lang para naintindihan, no? Kasi maganda ito eh. Mas detalyado. So, ilagay ko dito sa ano natin, sa PowerPoint, no? Yan. Basta na yung ating word. Ayan. Yan. Capture ko lang. Para na para ano, explain ko muna yung ano no yung with illustration para mas malinaw sa atin yung problem. So ito yung problem. Yan. Idugtong ko na to. Yan. Para bago tayo magsimula. So dali ko dito sa PowerPoint. Yan. Yan. So, ito yung ano, ito yung problem natin class na nakikita naman, di ba? So, ito yung problem natin. Binuo ko na para maintindihan natin yan. Na naglagay ako ng, kinuha ko yung illustration kung saan ko kinuha yung problem. No? Tapos, minodify ko na lang. So, unang-una, no? para maintindihan natin itong mabuti, no? ano ang meron? Ang meron dito, no, sorry medyo na-advance tayo. Ang meron ditong chilling room, 'di ba? So, kumbaga, ang problem na ito ay more on chiller, no? Which is a kind of advanced, no, chiller. Pero ganun din, yung principle kasi ng chiller ay heat transfer din at refrigeration, no, or vapor compression. So, ano ba yung chiller? Yung chiller ay ginagamit sa pagpapalamig ng mga bagay, mga produkto, kahit ng tao. Halimbawa sa SM, chiller yon, no? Water chilling system. Vapor compression din, ang ginagamit din ay kompleto rin na vapor compression or refrigeration, no? So, chiller. Ngayon, ang chiller na ito ay may 18 by 20 by 5.5. So, ano yun? We assume na yung pinakamataas or pinakamataas na value ay length, no? 18 meter by 20, sabihin nating height, by 5.5, no?
in size and has a capacity of 450. Now, so ang mailalagay na dami ng kinatay na baka ay 450, no? Carcasses, beef, baka, no? Carcass, ibig sabihin, pag kinatay yung laman, carcass, hindi pa hiniwa yun na hindi pa kilo-kilo, hindi pa hiniwa ng mga tenderloin o ng mga beef cutlet, no? Hindi pa yun nakahiwa. The power consumed by the fans and the lights of the chilling room are 26. No, tinan mo to. Ang power daw ng fan, no, at lights ay may corresponding na 26 kilowatt tsaka 3 kilowatt. Saan yun, no? So, kaya kinuha ko, pinull out ko yung illustration, no? Saan yun? Ito yung chiller room natin pag kinuha mo yung cross-section, no? Ayan, no? 2D lang to. 2D, 2-dimension. Pag ginawa mong 3D, ayan, no? Halimbawa, ayan. Gagawin mo siyang box, no? Yan yung ano, yan yung ating chiller room. Diba? Yan. So, binigay yung length with height. Yan, no? So, bakit natin pinag-uusapan to? Yung light kasi ay nagpo-provide ng init. Diba? Lights. Diba? Tsaka fan. Ito. Capacity kasi yan, power. Diba? Lights. So, yung energy niya can be expressed in kilowatts. No? So, kung babalik ka dito para maintindihan natin, the power consumed by the fans and the lights of the chilling room are 26 and 3. Nakita niyo ba yon? Nakita niyo ba yung 26 and 3? Class? Nakikita ba? Tapa, sir. Oh. So, yung fan, dahil malaki yung fan, ano yung fan? Yung fan, yun ang ginagamit dun sa evaporator para mapalamig niya yung ano, no? Yung karne. Yung pinatay na baka, no? Lahat ng evaporator class tsaka condenser, may fan, may blower, no? So, ang ginagamit niya na energy ay 26 kilowatts, which is also converted to heat, heat load. Ang tawag dito ay heat load, no? Para ka rin nag-aircon, kaya ito yung inano ko, no? Kaya lang, product load to, produkto, no? Heat load. So, may init na galing sa ilaw, may init na napuproduce, no? Yung energy na nagpapatakbo yung motor to, na nagpapatakbo sa fan, no? So, di ba, energy, no, is tantamount to power, di ba? Kasi energy over time, work over time, is power, no? Joule per second or kilojoule per second. No? Ngayon, balik tayo rito. And the room gains heat through its envelope at a rate of 13 kilowatts. Now, so, aside from the lights that are being used, no? Maraming ilaw dyan eh. Siyempre, alam mong hindi mo ilawan yan, hindi madilim. Maliban sa mga ilaw at dun sa motor ng fan, meron ding heat, no? Heat gain. May nagko-contribute pa ng heat gain na 13 kilowatts. Saan yung galing? Saan? Sa surroundings, no? Sa paligid, no? Na dapat mong i-consider pag ikaw ay nagdi-design ng chiller o nang nagko-condition ka ng room, no? So yun, no, 13 kilowatts galing sa paligid, i-add mo yon sa ilaw, no, sa heat load ng ilaw tsaka ng fan. Yan, no, later iniintindi mo natin yung problem. The average mass of beef carcasses is 285 kilogram, no? The average mass of beef carcasses is 285, no? So ito yung beef ay may average na bigat, no, mass na 285 kilogram. And then the carcasses enter the chilling room at 36 degrees centigrade, no? Siyempre mainit-init pa yan, kapapatay eh, di ba? Inalisan mo ng dugo or something, di ba? Yung manok pagka papatay lang or baboy, mainit pa yan, umuusok-usok pa yan, no? Galing pa yan sa pagkabuhay, no? Sa 36. Siyempre, pag matagal na, lalamig yan, no? And they are washed to facilitate evaporative cooling, no? Siyempre, hinugasan mo yan, winash mo, and are cooled to 15. So, magkakaroon ka ng temperature difference dito, di ba? Mula sa kinatay na baka na 36,
ang target natin na temperatura para mapalamig ito ay 15. So makikita mo may temperature difference na sensible. No, there's a temperature difference. So sensible cooling, no? 36 to 15. Pero ilang oras? Siyempre it's a factor of time. Habang nagpapalamig ka, 36 to 15, no? Papalamigin ang baka na 285 kilos, no? 36 degree to 15 in 10 hours, no? So mayroong time element, no? May 10 hours. Ah, nasa ba 'yon? 10. Ayun, no? 10 hours. Okay? The water, yung tubig is expected to evaporate at a rate, no? So may rate ng evaporation, no? May rate evaporation. And yung rate kasi ng evaporation ay mass flow 'yon, no? Flow rate. Ayan, no? Kilogram mass flow, mass. Ibig sabihin, yung bigat, may bigat ka na 0.08 na kilo sa bawat segundo, no? Yung rate of evaporation, no? Ng tubig. 'Di ba? Tubig 'yan, no? Para ma-evaporate, no? The air enters the evaporator section of the refrigeration system at 0.7 degrees. Now, tingnan to. So, makikita mo yung delta T rito, no? And leaves at negative 2. Anong nangyari? Kasi evaporator yan, nag-a-absorb siya ng heat. Paano mo nag-a-absorb ng heat? Yung heat, nagaling sa ilaw, nagaling sa fan, nagaling sa surroundings, at yung heat nagaling sa baka, no, na kinatay na baka, ma-absorb yon ng refrigerant na nasa evaporator. So ibig sabihin ito yung meron dito na 0.7, tapos paglabas ay mas malamig, no, mas malamig pa. Kasi nga ang nangyari diyan ay na-absorb niya yung init, no, heat added, and then ito yung evaporator kasi yung part ng refrigeration system na nagpapalamig, nandoon yung refrigeration effect, no? So paglabas ng temperature doon ay malamig na, no? So negative 2 yun ang magpapalamig sa ano, sa mga carcasses, no? Ang ginamit na refrigerant ay 410A. And the temperature of the refrigerant inside the evaporator ay negative 4. No? So, ibig sabihin, yung evaporator kasi class, may mga ano yan, may mga coil, no? Evaporator coil. So, yung coil na yan, no? Pwedeng may coil, pwedeng plate, no? Depende yung medium. So, sa loob niyan, may refrigerant. Anong klaseng refrigerant? Yung R410A, no? Kadalasan ginagamit ngayon, R134A, R410A. Sa loob nito yung refrigerant negative 4 ang temperature, no? The air side of the evaporator. Pag sinabing air side, yung sa labas, no? Sa labas, air side. Kasi dalawa 'yan, air side tsaka yung ano, yung refrigerant side, no? Sa labas ng evaporator coil or tubes wala namang binigay na temperature dito, no? The refrigeration system. The air enters evaporation of the refrigeration system at 0.7. Ito, pala, no? So, 0.7, tapos negative 2, paglabas ng evaporator. Pero yung refrigerant na nasa loob ay mas malamig, no? Siyempre, negative 4, no? Degree centigrade. The air side of the evaporator is heavily pinned. Pag sinabing heavily pinned, ayun, no? May mga fins, no? May mga fins, no? So ito, halimbawa, ito yung tubo mo. Pag sinabing fin, no, lalagay mo ng fin, no? Pwedeng kwadrado, pwedeng bilog, yan. Ang tawag diyan ay fin, no? Tumutulong to sa effective heat transfer, no? Heat transfer na naka-fin. Yan. Yan, o kaya pwede namang pa-spiral. Kung minsan spiral yan, yung fin, no? Makikita nyo yung tubo, tapos mayroong nakaangat dyan. Ayan, oh. No? So, yung ano na yan, yung plate, no? Yung maliit na plate dyan, thin, no? Ang tawag doon ay fin, no?
Makikita niyo yan sa likod ng evaporator or ng condenser. No? Ang tawag dito ay fin. Yan, mga fin yan. No? Fin. Heavily finned. Tapos, the overall heat transfer coefficient of the evaporator based on the air side is 20 watts per square meter. So, eto, 20 watts. No, yung power niya over square meter. Ano yun? Yun yung heat transfer coefficient. No? Kasi kakailanganin mo yung heat transfer coefficient no, pag nag-compute ka ng mga refrigeration load. No? The average temperature difference between the air and the refrigerant in the evaporator is 5.5. Ito nga, sinasabi ko, no? So, the average temperature difference between the air, kasi may mga hangin dyan, and the refrigerant in the evaporator is 5.5. Ibig sabihin, yung difference niya is delta T. No? Pag sinabing delta T is 5.5, ano yun? 5.5 ang delta T. Ang ibig sabihin nun, meron kang temperature sa labas, no? At dun sa loob, no? The average temperature difference between the air side nasa labas and the refrigerant in the evaporator is 5.5 kasi meron ka sa loob na negative 4, di ba? So negative 4 tapos meron ka sa labas ang delta T or yung absolute value in terms of points, no? Is 5.5. The compressor input is 76 kilowatts. Saan mo gagamitin niyang compressor input? Doon sa COP or sa refrigeration effect, di ba? Ano ba yung COP natin? So ang COP natin ay no, kung meron kang pH diagram, refrigeration effect over work of compression, right? Saan ba nakukuha yung refrigeration effect? Di ba sa evaporator? Nasaan yung evaporator? Nasa baba. Kasi ang nasa taas ay compressor, condenser. Nasaan naman yung compressor? Ayan. So, sabi dun sa coefficient of performance, no, dapat mga 4, mga 3.85, 4 pataas para sabihin mo na maganda yung performance ng isang refrigeration system. Ano to? Ito yun, no? Refrigeration effect over work of compressor. Let me put another pen. Yan. Saan ba yung refrigeration effect class? Ito, di ba? So, ang refrigeration effect, ito yung point 1 eh. So, ito yung, tinan mo, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, no? Di ba, isa sa mga formula sa heat ay M delta H, tama? Mass flow times the difference in enthalpy. Makukuha mo yung heat, no? Di ba, heat ang pinag-uusapan natin dito, heat load, mga load, no? Mga effect. So, pag minus mo, if you want to get the coefficient of performance mamaya, no, binabanggit ko lang to kasi binanggit yung compressor eh. Ang refrigeration effect ay H1 minus H4 kasi mas mataas yung energy sa 1 compared sa 4, no? Mas mataas ang enthalpy. So, H1 minus H4 over work of compression which is H2 minus H1. Eh, kaso yung power or yung work sa compression binigay na nga, di ba? 76 kilowatts, no? So, ang hahanapin mo na lang, ito, yung H1 tsaka H4 or refrigeration effect, no? Pero kung mahanap mo sa problem yung refrigeration effect, edi magkakaroon ka ng coefficient of performance, no? So, tingnan natin, ito na yung mga iba pang data, no? Ulitin ko lang, water evaporates at a rate of 0.080 kilogram per second. Bakit may tubig? Kasi nga, ito yung nag-evaporate. Di ba? Chiller kasi ito eh. Mayroong rate ng pag-evaporate na kilogram per second. All the moisture in the air freezes at the evaporator. Heat of fusion, ibig sabihin yung tubig, naging yelo, no? At 0 degrees centigrade, hindi nagbabago ang temperatura, pero nagbago yung phase or yung form, no? Kung paano mo siya nakita, nagbabago, pero yung temperatura niya, hindi nagbabago. Ang tawag doon ay fusion. Heat of fusion, 334 kilojoule per kilogram. Ang tubig naman, pag nag-evaporate, halimbawa, mula sa state ng pagkatubig niya, di ba? Tapos nag-evaporate siya, meron siyang 2,500 kilojoule per kilogram na nire-release, no? Heat of vaporization, which is constant.
Then yung specific heat, 3.14 kilojoule per kilogram, yun ang pinapagamit. No? Binigay na. Kung hindi binigay, pwede nyo i-search sa internet. So, eto yun, no? Bilang pag-review, may mga init na dapat kang i-consider. Eto yung sa surroundings, sa lights, tsaka sa fan. At ganun din, eto yung init, no? Kasi lahat ng init na yan, i-absorb ng evaporator, no? May rate ito, 0.08 kilogram per second, itong rate ng evaporation. Then, 285 ang lahat ng beef, no? Then, 36 degree centigrade, no, yung initial. So, evaporator, ito ay nag-absorb ng heat, no? Ito yun, no? So, 0.7, tapos ilalabas niya, mas malamig, no? Para mapalamig niya yung laman ng carcass o yung kinata na baka, no? So, dito, ibubuga siya ng fan na 0.7, no? 0.7 yung lamig niya, no? Nag-start siya, tapos eto, mas malamig na after the evaporator, no? Kasi pag-absorb niya ng heat, no? Mag-release siya ng cooling, di ba? Doon naman sa condenser, pag nag-release siya ng heat, no, lalamig naman yung fluid, no, magiging tubig, magiging fluid uli, no? No, pero ni-reject niya muna yung heat, no, sa condenser. Pag 'di ba sa likod ng aircon niyo tsaka ng ref mainit, habang nilalabas niya yung init, napapalamig niya naman yung refrigerant, no? Kaya magiging ano 'yon, no? The absence of heat is coldness. Magiging wet uli, no, refrigerant, tapos papasok uli sa expansion valve para ipababa yung pressure, no. Sa evaporator naman, inaabsorb niya yung init. At habang inaabsorb niya yung init, no, inaalis niya yung init. Anong init ang inaalis? No, kinukuha ng evaporator yung init ng ilaw, ng beef, ng fan, no. Pag kinuha niya 'yon, no, pag kinukuha niya yung init, baka produce naman siya ng refrigeration effect or lamig, no? So ganun. So walang init kung walang lamig, no? Walang lamig kung walang init na dinaanan, no? So punta na tayo rito. Determine the refrigeration load of the chilling room. So, ano ba yung refrigeration load class? Ang refrigeration load ay yung lahat ng init na dapat i-absorb ng system, no, ng evaporator, no? So saan 'yon? Binigyan tayo ng choices 199, 253, 277, 235. Ang sagot daw ay 277. Paano nangyari yan? No? Di punta tayo dun sa pin-repair ko na ano. I think I have to put here also. No? So, nandun sa word, pag ano, idikit na lang natin dito. No? So, yung detail. No? No? So, ito yun, no? Dito, no? Hindi siya naka-arrange ng sequence. Naka-arrange siya sa paraan ng pag-solve, no? So, kunin ko muna dito para makita niya, no? So, ito yun. Ilagay ko lang muna para makapagsulat ako sa digital pad class. Ha? Pasensya na. Kasi hindi makapagsulat sa Word eh. No. Lagay ko na, tapos i-arrange sa lang natin mamaya, ha? Para hindi tayo pabalik-balik.
Asan na ba ito? Kunin ko muna lahat ng solution, tapos ano na lang natin, i-arrange. No? Sixteen. Kabutal pa to. Nasaan na yun? Yan. Meron pa ba? Wala na, no? Kasi yung iba, ano lang, choices na lang yan, you know? So, dahil nakuha na natin doon, ayan, no? Mga pagpipilian lang naman yun, yung iba, no? So, yung lahat ng computation, nakuha na natin. So, we're gonna continue the explanation, no? So, yan. Okay, no? Ngayon, tingnan mo natin, no? Paano ba natin bibigyan ng ano to, ng solution, no? So ngayon, i-check mo muna. Ang unang ginawa natin ay nilagay natin yung answer na 235.3, no? Refrigeration load, no? Ito naman ay chilling room, no? So pag sinabing chilling room, doon ka lang sa room, no? Sa room ka lang magbabase. Tapos mangangailangan ka ng ibang mga parameters like yung mass, no? Ni-rumble ko lang yung question, no? So pero dapat ang unahin mo muna ay yung mass flow para makuha, no? Volume flow rate of air, no? Pinakita ko diyan 789, no? So tingnan natin dito, no? So ngayon, unang-una, ang gagawin natin ay kukunin natin yung mass flow ng beef, no? Bakit kailangan natin yung mass flow rate ng beef na napapalamig sa bawat segundo, no? Kasi kakailanganin natin 'yon doon sa heat flow, sa heat na load ng beef, di ba? Naintindihan ba ako? Di ba beef 'yan? 'Di ba yung carcass, 'di ba mayroong beef na nakasabit eh, 'di ba? Halimbawa, ito yung nakasabit diyan yung beef, no? Hindi ako masyadong magaling mag-drawing, no? Ba, ayan, no? So, ito yung beef na kinatay, no? Ba kinatay na beef, no, carcass. Etong carcass na to, class, meron siyang heat load or init, no? Bakit kailangan 'yon? Kailangan mong malaman yung amount ng heat para mapalamig mo. Kasi yun yung pag-compute sa evaporator eh. Hindi mo makukuha yung evaporator effect kung hindi mo alam kung ilan yung init na dapat i-absorb niya galing sa surroundings, no? Halimbawa sa ref nyo, kailangan kaya niyang i-absorb yung init ng tubig, yung init ng gulay, ng sausage, 'di ba? Ng tubig na ginagawa mong yelo, ng mga prutas, lahat ng init na yon, pati yung pagbukas mo ng ref mo, i-absorb ng evaporator. No? So, in this case, ang kinukompute natin ay yung init or heat load ng baka, ng carcass. No? Paano ba yon? Oh. Ang general formula ay eto, di ba? Q equals MCP delta T. Dito na lang ako magsulat sa kaliwa para hindi tayo pabalik-balik. No? Eto. Paano mo ma-compute ang init ng baka ng carcass? Yan, di ba? Ang general formula sa thermodynamics o heat transfer ay Q equals MCP delta T. Ito ay mass flow, no? Mass flow rate. Ito yung specific heat ng mismong material o na pinag-uusapan. In our case is yung beef. Delta T yung temperature difference, no? Ngayon, meron ba tayong specific heat ng baka? Meron o wala? Di ba binigay yan?
3.14. Meron. Di ba binigay? O, 3.14. Huwag ka nang maghanap kasi binigay na eh. Kilojoule per kilogram Kelvin or centigrade, wala namang problema kasi delta T naman yan eh, no? So, walang problema dyan. Meron ba tayong temperature difference ng baka? Meron o wala? Meron, sir. Meron, no? Ano yun? Tinan mo dito, no? Makikita mo naman eh. Yung baka, nung kakakatay lang, parang init lang yan ng tao. Pag buhay ang tao, mga 36 tsaka 37, di ba? Ano ang target mo sa baka? Papalamigin mo hanggang ano? O, tingnan mo yung problem. Nasaan dyan? You know, they are washed, yung mga baka daw ay huhugasan to facilitate evaporative cooling and are cooled to ilan? 15 degrees. Oh, 15 degrees sa loob ng 10 oras. So, ibig sabihin, merong temperature difference kasi meron kang target na, di ba? Parang yung room, papalamigin mo sa ganitong, temperatura. Ito rin, yung baka mo, pagkakatay, 36. Gusto mong palamigin sa chiller room, 15. O, di ba? So, delta T is 36 minus 15. O, yan. Ano na lang ang kulang mo para makompute mo yung init, no? Or heat load ng baka. Eh, dapat may mass flow. No? Ayun. Kaya nga, dito, di ba, sa solution natin, kinuha yung mass flow, no? So, tinan mo. Ano yung unit ng mass flow class? 'Di ba? Kilogram per second, 'di ba? O check mo yung unit para nagkakaintindihan tayo. We have to check the unit, no? Check unit, no? So kung yung baka mo ay pinapalamig mo, no? Kilogram per second, no? ilan yung mass ng baka na napapalamig sa bawat segundo, no? Ilang kilo? 'Yun ang point natin. Ito naman ay may unit na kilojoule per kilogram Kelvin, no? Multiply mo yan, multiply mo to. Ito naman ay may Kelvin, no? Because normally we are using Kelvin kasi ang basihan natin dito sa mga ganitong heat, no? When we talk about heat, no, and they are kind of behaving or under a certain mga thermodynamic principles, ideal, 'di ba? Ideal gas, yung mga ideal gas, ideal fluids, ginagawa nating absolute, no? Kaya Kelvin, no? Pero whether centigrade yan or Kelvin, wala namang problema, 'di ba? Tama ba? Kasi pag ginawa mong Kelvin yan, 36 plus 2 73 para maging absolute. Ito naman minus 15 plus 273 para maging absolute. O, ano mangyari dyan? Yung pinlas mo na 273, ima-minus mo rin kasi delta nga eh, di ba? There's a difference. No? If you want to get the difference, ima-minus mo, di ba? So, pag minus mo, yung in-add mo na 273, o, anong nangyari dito? Plus 273, minus 273. Di ba, wala? Canceled? No? So, ibig sabihin, whether degree centigrade or Kelvin, delta T in Kelvin is delta T in Celsius. Maliwanag ba? Kaya Celsius yun. Baka sabihin nyo, Sir, paano makancel yung Kelvin tsaka Celsius? Oh, kasi nga nag-add ng 273. So whether mag-add ka ng 273, tapos nag-add ka rito ng 273, kaso minus yun, oh, di ba cancel lang? Kelvin na yan, di ba? So whether Kelvin yan or centigrade, pareho lang ang delta T yan. Now, the delta T is delta T, no? Point difference between two thermal points, no? So, yan yun, no? Tingnan natin dito yung check units. Kilogram and kilogram divided by itself is 1, no? So, pag 1, hindi naman natin nilalagay dyan. Ano pa ang iba makancel natin? Kelvin and Kelvin. Ito nga, yung Kelvin. No? Anong matitira, class? Ano to? Kilojoule per second. Ano yung kilojoule per second? Kilo? Kilowatts, no? So ibig sabihin ang point lang natin dito ay kailangan alam mo muna yung mass,
para makakuha ka ng kilowatts na energy, you have to have some mass. O ngayon, ang tanong, paano ka kukuha ng mass, yung amount ng karne ng baka na napapalamig bawat segundo? Ilang kilo ang napapalamig bawat segundo? Mass flow rate, no? So dito 'yon, no? So ang mass flow rate ay ito, no? Tingnan mo dito. Ang given dito ay yung number ng baka, no? Number of carcass. Carcass yung pinatay na baka. Ilan yon? 450. Ang mass per carcass, no? Ilan yung bigat bawat ano? Siyempre, mabigat yun, no? Ako nga, 80 kilos, eh. Eh, siyempre, baka mas malaki, 285, no? Ano pa? Ilang oras? Yung time para mapalamig mo ay 10 hours. So, sa mga yan, no? Anong mangyayari? Makakakuha ka ba ng kilogram per second? Makakakuha ka ba? Makakakuha ka, di ba? So, makukuha mo yan. Meron kang 450 na baka. Multiply mo ng bigat niya bawat baka or carcass. Pag sinabing carcass, dead body, no? Dead animal body, no? Carcass. Pag sa tao, corpse, no? Corpse. Pag sa baka o sa mga baboy, carcass. Okay? Pag sa tao, corpse, no? Yung ano, yung bangkay, no? Bangkay ang tawag sa Tagalog. So carcass, carcass 'to, eh, di ba? Laki pala ng ano na 'to, chiller, eh. 450 baka, bawat baka ay 285, cancel na 'to. Paano ka makakuha ng time element? Ibumultiply mo doon or i-divide mo pala sa oras, no? Papalamigin mo 'yan sa 10 oras, no? Ang mangyayari diyan, kilogram per hour, no? Eh hindi naman kilogram per hour kasi kailangan makakuha ka ng kilowatts. Eh pag kilowatts or watts, joule per second. So ang gagawin mo, yung hour, ku-convert mo ng segundo. Paano mo i-convert ang oras para maging segundo or seconds? Eh titingnan mo kung ano yung maka-cancel. So ito, 'di ba, oras 'yan. Kung maglagay ka ng 1 hour dito, sa isang oras, ilan? 3,600 or 3,600 seconds, no? So yung hours magiging 1. No, 1 hour divided by 1 by hour, no, R and R will be canceled, so 1. We don't normally use yung whether you put 1 or not, 1 pa rin yun, no? Wala namang problema. So ang matitira dyan ay kilogram per second. Nasa inyo. Ito, no? Yan. Pag meron ka ng mass flow, ipa-plug in mo na lang doon sa general equation na ito, the Q, general equation in thermodynamics or in a thermal discipline, no, thermal energy or thermal mga topics ay mcp delta t. Meron na tayong mass, ito po 'yon. Meron na tayong CP, binigay na nga yung CP ng baka, no, hindi ka na maghahanap kasi binigay na. At yung delta T, yung 36 minus 15, di ba? Ilan yun? Ayan, no? Ayan. So pag kinumpit mo yan, nalaman natin na ang pag kinumpit mo yan lahat, ang lalabas ay kilojoule per second. Or, yun ang tinatawag na joule per second is watts, tapos may prefix na kilo, kilowatts, no? Kilowatts yan, no? Ngayon, 235 ang kilowatts, di ba? So, anong answer natin? 277. Bakit 277? Kasi, hindi lang naman yun yung init sa loob ng chiller, no? Yung heat load or yung cooling load na kailangan ng ng evaporator para magkaroon ng refrigeration effect, no? Dapat kumputin mo lahat. Na-compute mo na class yung heat ng beef. Ano pa yung mga heat na involved? Di ba may heat yung fan in terms of kilowatt? 26.
Di ba may heat yung mga ilaw na ginamit mo, mga bumbilya? 3. Imagine nyo ba yun? Ayan o. Di ba? 3. Ang init na galing sa ilaw ay 3. Ang init o yung capacity ng motor, no, in terms of kilowatt, di ba heat din yun, ay 26. Ano pa yung ibang init? Yung init ng surroundings, no? Ano yun? Yung mga material, no? Halimbawa, yung material, siyempre, ano yan? Gagamit ka ng mga kahoy, ng mga bakal, ng mga kung ano-ano pa, may bintana, no? Pag may bintana, jealousy, papasok yung init ng araw, di ba? May sun, o. Lahat ng yon considered sa heat gain sa surroundings, 13. So, ipa-plus mo yung 13, yung lights, yung fan, yung galing sa baka, pag pinagsama-sama mo yun, yun yung cooling load ng buong chiller. Correct? O eto, ito yung init ng baka, init ng fan, no? Kasi may motor yung fan. Init ng lights, no? Kasi may coil yun, no? Nagpo-produce ng init yung lights, di ba? Tsaka yung heat gain sa surroundings. Di ba? 13. So, pag in-add mo yan, 13 plus 3 plus 26 plus 235, ang buong chiller, merong load, no? Ibig sabihin yung i-absorb ng evaporator sa amount na 277. Kaya ang answer natin ay 277. No? Maliwanag ba, class? Class, maliwanag ba? Kung saan nakuha yung 277. Yun yung buong room. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Buong room eh. Lahat ng init. Ngayon, anong next? What is the volume flow rate of air? Diba? Siyempre, may hangin yan eh. No? Siyempre, ano, may hangin sa loob ng chiller. No? So, eto yun. Ay, nasa na ba yun? No? Volume flow rate ng air. Eto, no? Tingnan natin dito. Ano nga pala yung ano nga pala yung formula natin, no? So ito Q equals mcp delta t. So Q ng air, di ba? So yung Q ng air, m ng air, cp ng air, delta t ng air. Ngayon yung buong init ng air, yun naman yung ano eh, yun naman yung load sa loob. 'Di ba? Ayun, 277. Bakit? Kasi yun yung init sa surroundings, yun yung init sa beef carcass, yun yung init sa fan, may motor kasi yung fan, no? At yung ilaw. So yun ang gagamitin mo. Maliwanag ba? Yun ang gagamitin mo na init. 277 kilowatts. Oh, ano yung mass ng air? Alam mo ba? Hindi pa. Di ba? Yun nga yung kinukompute eh. Pero alam mo yung CP ng air, no? Weather 1, ayan o. No? Yung eto, napaka-negligible nito class, no? 6 over 1,000 is very negligible. Kung ginamit nyo na 1, 1.02, 1.006, walang problema doon, no? So 1, yung iba 1.0, wala naman kasi wala namang masyadong epektong 6 over 1,000, no? Ngayon may delta T, no? So, tingnan mo ito, kilojoule per kilogram, ito nga, di ba? Nakalagay dito degree centigrade, pero plus 273, kasi ganito nga yun, no? Plus 273, ilalagay mo rito, ito naman, plus 273 din, no? Kasi minus yan, ima-minus mo din, so canceled out. Kaya itong degree centigrade na to is kind of Kelvin din, para makancel mo to, di ba? Cancel yung Kelvin, hindi na lang pinakita. Para hindi na magulo. Para hindi na dumami na. So, plus 273, minus 273. Kelvin na sila pareho niya, no? So, magiging Kelvin na to, pero walang nabago sa numerical value. Kasi, plus mo rito, minus doon. O, di cancel yung plus 273, tsaka minus 273. Ganun po yun ang mangyayari. 0.7, tsaka negative 2. Ito, negative, tsaka negative, magiging positive. So, 2.7. No? So, pag 2.7 yan, tapos 277, tapos 1, o magkakaroon ka na ng mass ng air, which is 102 kilogram per second. Ngayon, ang tanong, ito ay mass flow rate ng air, di ba? This is the mass flow rate or of air, di ba? Ngayon, paano mo makukuha yung volume?
volume ng air, no? Dapat meron kang specific, no? So may specific volume ka ng air, no? Dapat meron at inano naman 'yan, binigay na 1.293. Makikita mo 'yan, it's standard unless na lang binigay dito, no? Kung hindi man na binigay, constant 'yan, no? Yung specific volume ng air at a given na condition, no? So ito 'yon, ang mangyayari diyan, ito, nasa na ba tayo? Ayan, no? So ito, para makuha mo yung volume ng air, no? Density, 'di ba? Paano ba 'to? Density, 'di ba? Density of air is mass over volume, no? Mass ng air tsaka volume ng air, 'di ba? So meron ka bang mass ng air? Meron, 'di ba? Ayun, 102, 'di ba? 102. Ngayon, meron ka bang density ng air? Eh, 'di ba? Constant 'yan. Yung kung may density ka ng water, may density ka ng air. So para pag kinuha mo yung density ng yung volume ng air, cross multiplication lang, bababa yung ano, yung density, 'di ba? Mass of air over density of air, o makakakuha ka ng volume ng air. So ano yung mass ng air? O, 'di ba kakukumpute lang natin 102 kilogram per second. Ito naman ay 1.292 kilogram per meter cube, no? 'Di ba yung tubig is 1,000? Kasi 1,000 kilogram or isang tonelada per meter cube. O 1,000 litro. No, kasi 1 kilogram is 1 liter, eh. 'Di ba? 'Yan yung proportion natin sa tubig. Pero sa hangin, no, konti lang. Ang density ng air ay 1.2, no? Kuha ka ng 1 kilo, dagdagan mo ng 0.2 or 0.3, no? Pwede ng 0.3. Kilo sa bawat cubic meter. Yun ang na-occupy ng hangin, no? Sa bawat cubic meter, 1.3 or 1.292, no? Pag dinivide mo yan, 102 divided by 0.292, makakuha ka ng volume of air na 78.9. Kaya, pag pumunta ka dun sa test natin, ang choice ay 78.9, no? Ang answer dito ay C, ang answer dito ay A, no? A, no? Kung ganyan ang sagot mo, may tama ka ng dalawa. Kung wala pa, edi wala kang tama. 20 yan, di ba? 20 ba to class, yung tanong natin? Yes, 20 sir. Ba? O, 20 times 5, di ba? O, para maka 100 ka. O, kung may dalawa ka na, 40. O, tama ba? 10 pala, no? So, 5 to, pag nasagot mo yung 2775, ito naman ay 5, no? Di ba? Hindi naman yan refrigeration. It's a basic science and physics, no? Density is mass over volume, o. Kahit hindi ka nag-aaral ng refrigeration, dapat alam mo yan. Anak ko nga, alam yan eh. Di ba? High school tsaka elementary. No? So, para makuha mo yung volume, volume is mass over density. Wala namang refrigeration pa dyan. It's a physics or general science. No? Ngayon, anong tanong sa pangatlo? Kasi binaba ko na yung tanong eh. Pasensya na. No? Sa pangatlo, what is the product refrigeration load? O, di ba na-compute na natin yan? Pag sinabing product, ano yung produkto na pinapalamig? Ano yung product na pinapalamig sa palagay mo? Ano yung product? Beef. Yung beef, yung carcass. Di ba? So ngayon, wag mo nang isama yung ilaw, wag mo nang isama yung mga init sa labas, sa araw, no, sa mga material, kasi may thermal conductivity yung mga materials, huwag mo nang isama yon. Ang isama mo lang ay product. Yung gusto mong palamigin, kung gulay yan, gulay. Kung mansanas, mansanas. Kung karne, kasi product nga, eh. Product load, di ba? Product load. Kaya lang, nire-refrigerate, no? Di ba na-compute na natin yan? 235. Balikan natin. Kasi yun ang una natin kinumpute, di ba? Ayan, no? Let me clear this up para hindi naman magulo sa mata. Oh, di ba? Product load, ang product natin ay beef carcass. Ito. Oh. So, yan. Di ba? Anong formula ang ginamit? Oh, yung formula.
general, di ba? Kasi kahit nasa thermo ka, nasa steam power plant ka, nasa heat transfer ka, ito lang din ang formula. No? General formula for the heat, MCP delta T, nakuha mo yung mass, multiply mo sa specific heat ng beef, 3.14 kilojoule per kilogram Kelvin, at yung delta T, may temperature difference kasi yung beef, nakakakatay lang, at yung target mo, gusto mong gawing 15 degrees centigrade. No, yan. Makakuha ka ng 235. No, saan ko ba na ilagay? Yan, no? So, ang answer po, dun sa number 3 ay B. Diba? Kung tama ka dyan, edi 5 points ka na naman. Yan. Okay? Now, sabi nito, what is the heat transfer surface area of the evaporator on the air side? No? So, ganito kasi yan, klase, no? Imaginin mo, mayroong evaporator ka na coil, no? Yan, coil yan, ha? May diameter, may outside, may inside diameter. No? So, evap coil, para hindi na tayo, no? Pag sinabing air side, ito itong nasa paligid, no? Air side. Air side, yung nasa labas. Pag sinabi namang refrigerant side, no, yung nasa loob. Kasi ang dumadaloy naman sa loob ng tubo ng coil o ng refrigerator ay refrigerant, no? Siyempre, alam mo na mas malamig yung refrigerant kesa sa outside, 'di ba? Sa outside air. So lalamig. Yan, no? Ngayon, ang tanong area, no? Ang tinatanong ay area, no? Assuming all the vapor and the fog in the air freezes in the evaporator, no? Ano yung area? Na so ibig sabihin, kung ito yung evaporator mo, lahat ng mga moist, no, lahat ng mga moist, mga droplets, mga fog, mga moisture in the air, o di ba, lalamig, magfi-freeze diyan, tinamo. Punta ka, buksan mo yung refrigerator mo, di ba? Hawakan mo, di ba, nandoon yung mga ano, napaligid, di ba? Ito yung tagdan. Ito yung refrigeration mo, yung sa evaporator. 'Di ba? Yung lalagyan mo ng mga karne o dito sa taas, makikita mo may mga tubo-tubo diyan, no? Mga pipe naka ano diyan, nakaayos na pipe diyan. 'Yun yung evaporator coil, 'di ba? Malamig. So lahat ng mga moisture, lahat ng mga ano ng hangin o pupunta doon, magyayelo din diyan, no? So 'yun ang sinasabi diyan. Ngayon, paano natin kukunin yung heat transfer surface area dun sa evaporator, no? O dito na natin dun sa solution. Heat transfer surface area ay ano, volume kasi yan, no? Nasaan na ba yung area natin? Kilowatt. Ayun, eto, no? So may formula tayo na eto, no? Sorry, hindi natin masyado na discuss pa na, pero ina-assume ko kasi kung nag-heat transfer kayo, dapat alam nyo to, no? So U A delta T, no? So may heat transfer coefficient, no? Heat transfer coefficient, no? Tapos may area, ito yung pinapahanap eh. Delta T, yung temperature difference, no? Paano mo makukuha yung area? E di manipulate natin, no? Para marami makuha mo yung area, i-retain mo yung heat, no? I-retain mo yung heat. Anong papang-divide mo? Yung U over all heat transfer coefficient tsaka delta T, no? So, mga cancel yan. So, U delta T, no? So, A is Q, U delta T, right? O, ano yung Q? Kukumputin mo muna. Ayan. Sa evaporator. Tapos, yung U, ito yung U, binigay naman yan, no? Hanapin natin yan mamaya. Tapos delta T is 5.5. Bakit 5.5? Tingnan mo dito, no? Para maintindihan mo yung evaporator. Ayan, no? Diba sabi dyan, 0.7 yung lamig. Tapos ito, mas lalamig. Pero I think meron ditong mga, ano, meron ditong makukuha, no? So ito, tingnan mo yung sa evaporator. Now, so the refrigerant used in is 410A and the temperature of the refrigerant is negative 4 centigrade. Yan. Now, negative 4 centigrade. Tapos, binigay naman yung delta T sa evaporator. Now, ayan o. Ano yung delta T?
5.5. Oh, the average temperature difference between the air, yung air nasa labas, and the refrigerant in the evaporator, kasi kailangan mong makita yung delta T niya, ayan, 5.5. Diba? So, may delta T ka na. Ano pala, ano na lang ang problema? Kailangan i-compute. No? So, i-compute or hanapin natin yung iba. Tinuwan yung iba. Area. Yan. Dito muna tayo. Yung heat ng evaporator, eh, diba, Q freezing equals latent para makuha mo yung heat ng freezing. No? Para idadagdag mo yun, no? Alam mo na 277 ang sa evaporator? Maliwanag ba to? Yung sa evaporator lang. Di ba? 277 eh, no? Sa evaporator ay may 277 as a whole. Bakit? Yung init ng beef, nilagay mo. Yung init ng fan, nilagay mo. Yung init ng lights, nilagay mo. No? Tsaka yung heat gain, galing sa surroundings, nilagay mo. No? Yung 277 ay wala na tayong problema, class. No? Maliwanag na yun. Saan ang galing ang 27? Bakit nadagdagan na naman? Kasi may heat ng freezing. Ano yung freezing? Meron kasing ganito, no? Yung heat ng freezing, kasi mayroong mga moist sa air, so dapat kunin mo yung heat load niya, no? MCP delta T. Ano yung mass, no? Yung mass ay 0.08 kilogram per second. No, paano mong nalaman 'yan? 'Di ba nakalagay naman sa problem? 'Di ba? Ayun, no? 0.08 ito to, sa assumption, tsaka sa pinapagamit. Water evaporates at a rate of 0.08 kilogram per second. So, yung amount of moisture or amount of water sa hangin, ang kanyang rate na para mag-evaporate ay 0.08. Yan. Kaya gagamitin mo yan. Bakit mo naman gagamitin yan? O, tingnan mo dito para maintindihan mabuti. Kasi nga, meron kang mga ano, no, ito, 0.m times h latent. Pag sinabing latent, there's no change, no, in temperature, no? So bakit 'yan ang kinoconsider? Ibig sabihin, yung tubig, no, yung tubig tapos naging yellow. 'Di ba? Naging yellow, no? So wala kang involved na change ng temperature. So kung 0 degrees yung water mo, naging ano, 0 degrees na yellow, kasi nga latent eh. Pag sinabing latent or latent, no temperature change. All you have to do is to consider yung phase change, which is from solid, no, to liquid. Or yung liquid, tubig naging yellow, liquid to solid, no, nagkaroon ng phase change pero walang change ng temperature, pero may involved na energy. Anong energy? Ito 33.7 or 334, I think binigay din, di ba? 334. Ano? So kung ang ginamit mo ay 333.7 or 333, basta anything na malapit, iba nga 335, eh. Di ba? So ito yung tinatawag na latent heat of fusion. Pag yung tubig mo, no, na 0 degrees centigrade na water ay naging 0 degrees na ice, no? Ang nai-involve na energy doon ay malaki, no? 335 kilojoule per kilogram or 334, no? Kaya nakita mo dito may 334. Saan na yun? Ito, no? Ito. Ito yun, no? 334. Yan. Or 335. Walang problema dyan. Mga ano lang naman yan, no? Mga decimal places, no? Pwede na i-consider, no? So, ibig sabihin, yung freezing is M times the latent heat of fusion, no? Yung iba, LF, eh. Or H. Ito, H naman ang ginamit, no? LF, no? Fusion. Latent heat of fusion. So, pag ina mo yan, minultiply mo ng mass flow,
kasi binigay yung mass flow na 0.08, makakuha ka ng 27. Yung 27 na init na yon na galing sa moisture or tubig na 0 degrees centigrade at naging yellow, kasi sabi nga, lahat daw ng mga moisture sa air at tubig ay napunta sa evaporator. No? Kung titingnan nyo, no? Meron dyan, no? Na yung mga tubig daw, no, ay napunta, o yung mga ay napunta lahat sa evaporator. So i-consider mo yon, no, yung mga moisture doon or amount of water, no, vapor in the air ay i-consider mo. Kaya nadagdag ka ng heat load doon sa evaporator side na doon, no, aside from the total na 277, di ba? So, ayan, no? Yan, no? So, ito yung load mo sa buong chiller, pero nagdagdag ka pa yung mga droplets, no? Droplets or moisture in the air, no? Kasi may moisture lagi sa air. Kasi ang air is water or moisture over dry air, no? May dry air ka na proportion, no? So, yung moisture part, no, ito yon, 27. So, i-add mo lang 277 plus 27 ay yun yung heat sa evaporator na load niya, no? 304 kilowatts. No, yun yung ina-absorb ng evaporator. Ibig sabihin, buong chiller room, meron kang 277 at in-add mo yung mga energy or heat na manggagaling sa mga water vapor sa buong room. 27 din yon, no? Malaki-laki din, 27 kilowatts, di ba? Malaking... Ngayon, hindi naman yun ang tanong, di ba? Ang tanong ay surface area. So, ang surface area, balik tayo sa formula. So, heat sa evaporator equals U A delta T, no? So, ang pinapakuha ay area ngayon ay, no, i-retain mo yan sa above ng bar line, major bar line, no? Ito yon. Ibaba mo yung U, ibaba mo yung delta T, no? By cross multiplication. So, U and delta T. Q-evap, wala na tayong problema, no? Q-evaporator, ito na yon, no? The Q-evaporator, we were able to find or establish 304 kilowatts. Ano naman yung U? Yung U, ito, no? 20 watts per square meter Kelvin, no? 20 watts per square meter Kelvin. Ano yan? Yun yung overall heat transfer coefficient sa evaporator. No? 20 per square meter per Kelvin. No? So, 20 watts pala. No? So, per Kelvin or per degree centigrade, walang problema dyan. No? Kasi nga, ipa-plus mo rin yung 273 doon, no, sa pagka-cancel niya, ma-minus mo rin, oh. 'Di ba? So, ito 'yon, no, yung tungkol sa overall heat transfer ng evaporator, kasi evaporator ang tinatanong. Anong tinatanong sa evaporator? Yung area. Oh, di makukuha mo dito yung area, no? So, kasi meron ka ng heat, meron ka ng U, no? Di-divide mo yung ano, delta T. Di-divide mo pala itong mamaya, na para makuha mo yung area, mamaya i-divide mo yung U, ito, di ba? Tsaka yung delta T, yung product nito, basta yung Q evap, no? Kasi meron tayong hinahanap na area. May area pa dito, eh. So, area is equal to heat of the evaporation, i-divide mo yung overall heat transfer, i-divide mo yung delta T. Alam naman natin yung delta T. Ano yung delta T? 5.5, di ba? Nakalagay doon. With a temperature difference of 5.5, no, between ito sa evaporator tsaka sa labas, no, ayan, no, the average temperature difference between the air, yung may air kasi dun sa ano, sa labas ng mga tubo, and the refrigerant na nasa loob ay 5.5, no, ibig sabihin absolute value yan, no, point system yan, eh, parang absolute value, no? So, makukuha mo doon ay ito, no, area ngayon ay 2764,
right? 2764, no? So, tingnan mo dyan sa choices kung may 2764. Ayan, di ba? 2,764 square meter. Laki. Ayan. Now, punta na tayo sa number 5, na? Pasensya na, dinititali ko lang talaga. What is the amount of beef mass that needs to be cooled per unit time? Eh, di ba na-compute na natin to? Yun ang una natin kinumpute. Q equals MCP delta T. Diba, ito yung Q ng beef, ito yung mass flow ng beef, CP ng beef, delta T ng beef, diba, ito 36, carcass, minus 15, ito CP ng beef, ilan? 3.15 yata, kilojoule per kilogram Kelvin. Yung beef, na-compute na natin yung beef, diba, 200 plus, saan yung beef? Yun ang na-compute natin eh. Eh no, 235, no? Oh, diba? So, 235, so, pag inanong mo yan, oh, makukuha mo na yung mass, di ba? 235, di ba? Kilowatts. Oh, 35 kilowatts or kilojoule per seconds, di ba? So, ang mangyari, mass na lang ang may iwan. So, i-divide mo yan lahat dito. I-divide mo yung specific ng heat, ito yung temperature difference, then you will be left with mass flow rate, 3.56. Yun ang unang-una nating kinalculate class, no? Kung naaalala, ayan, no? Diba? Asa na yun? Ayan, no? 3.56. Diba? Kasi dapat makakalculate mo muna yan para makompute mo yung beef. Diba? Heat, ayan, no? 3.56. Paano mo na-compute yan? Binilang mo yung mga kinatay na baka, multiply mo sa bigat or mass ng bawat baka, at dinivide mo doon sa time na gugugulin, nakakailanganin para mapalamig siya. Kailangan niya, ilan yan? 10 hours. So, magkakaroon ka ng kilogram per second, no? So, 3.56, dapat yun ang answer mo sa number 5, di ba? Ito. What is the total rate of heat removal at the evaporator? No, sa evaporator, ang heat removal o yung refrigerating effect, ano yun? Total. Di ba na-compute na natin yan? 304. Ayan, no? Q evap. Let me erase. Oh, di ba? Ito. Paano mong nalaman to? Yung sa heat sa evaporator. Kasi, kinumuha mo yung lahat sa buong chiller. 277. Pero, nag-add ka pa ng sa mga droplets or mga air. No? Moisture in the air. Moisture in the air na may 27. No? Kilowatts. No? Sumama yon at napunta dun sa ano, no, sa mga surroundings, sa mga surface area ng evaporator, no. So yun yung heat of freezing, no, na concerned sa air, no. 304 kilowatts yun yung sa evaporator, lahat-lahat na inaabsorb niya. Okay, so dapat 304 ang sagot. Okay, meron na tayong area, oh, meron na tayong mass flow, meron na tayong 304 na kilowatts, no? Yun yung refrigeration effect. Yun yung amount ng energy para makapag-produce ng lamig, para palamigin ang dami ng baka, no? At sa ilalim ng iba't ibang mga conditions, no? Kailangan natin ng 304 kilowatts sa evaporator. At yung sa evaporator, doon nagagawa yung refrigeration effect. Ang evaporator ang nagpapalamig, di ba? So yun, total refrigerating effect is this, 344 kilowatts. Ngayon, ay nasa na ba yung 6? Hindi, nawala yung 6. Nasa na yung 6 class? Sorry ah. Hindi. Baka hindi ko na ano yung 6. Nasaan yung 6 natin? Ayun, no? Hindi na isama kasi naputol. Yan. So, ang 6 natin ay ito. No, 5. Ayun. Heat removal pala, no? 304. What is the total heat removal? Yan, di ba? So, ang 6 ay total removal. Yan. What is the total rate of removal? No, so, ito. Nabitin dito, no? So, 304.
Yan. So, A, B, C, D. A, B, C, D. O, nilagay na lang natin. Yan, no? So, what is the total rate of heat removal at the evaporator or total refrigerating effect? Ang sagot natin ay 304 kilowatts, no? Ito, 304 kilowatts. Di ba na-compute na rin natin yon? 304 kilowatts. Ayan, di ba? Kasi nga, inano mo eh, kinuha mo yung lahat ng papalami, no? Lahat ng init na i-absorb ng evaporator plus yung moisture o amount of water in the air, no? 27. No? Nakuha mo yon dahil meron kang latent heat, no? Yung yellow magiging tubig. Di ba? Magiging water yung yellow. So, there's no change in temperature but change in phase, no? Change in phase lang to pero may involved na energy, no? Ito yung energy na involved niya. Ang laki, no? No, yung 337 or 334. Ay, 33.7 or 335, no? So, ito, pag ni-round off mo ay 334 or sa iba, ginagamit ay 335, no? So, ngayon, 304 ang sagot doon, no? 304. Okay? Sa, number 6, ayan, no? 304. Diba? Refrigerating effect sa evaporator, 304. So, number 7, what is the mass flow rate of air? I think na-compute natin yan. Diba? The mass flow rate of air na we were able to compute that a while ago because we don't have the mass flow of air. So, ayan, no? Diba? So, mass flow rate ng beef, eto, pero yung mass flow ng air, eto naman, no? 102 kilogram per seconds. Paano nangyari yan? Kinonsider niya yung buong capacity ng heat or heat load ng buong chiller, no? Tapos ito yung CP ng air, no? Kasi dapat alam mo yung CP. Papang divide niya, no? CP of air in standard, no? Standard atmospheric temperature and pressure, STP. Standard temperature pressure ng isang atmospheric condition, tapos may delta T, no? 0.7 tsaka minus negative 2, di ba na-compute na natin yung delta na yan, no, kanina, no? So, magkakaroon ka ng 102 na kilogram per seconds. Okay? So, ano number na tayo? Yan. 6. 7, no? 102 kilogram per second. What is the arithmetic mean temperature difference? So, eto na. At medyo bago sa inyo to, no? Pero habang nag-exam kayo, madali lang naman 'to. Pwede mo namang i-Google, no? LMTD, no? So open everything naman sa exam ko. So kahit anong ano mo diyan sa internet, wala akong issue diyan. No? So ngayon, paano ba 'to kinumpute yung LMTD, no? Meron ba tayo dito? Ayan. Ayan, 'di ba? Ito na yung kanina, no? 102. Ito na, na-compute na natin itong volume ng air, no? Ito naman, na-compute na rin natin yung Q na ina-absorb ng evaporator or yung total refrigerating effect niya, 304. Ito naman, no? Yung surface area, nakuha na rin natin yan. Yung COP, no? Ito yung COP, no? Para minsan na dadaanan natin mamaya, no? Ito yon, no? So, ang definition ng COP is the Q heat, no, or load. Heat load sa evaporator, anong tag doon? Refrigeration effect over work of compression in kilowatts or yung kilowatt ng compressor. Eh, di ba meron ka ng evaporator load, no, which is 304 kilowatts, di ba? So, ayan yun, no, 304 kilowatts. Mga load lang sa evaporator. Over work of compression, ibig sabihin yung kilowatts na kailangang patakbuhin, no, ng compression, no, para mapalamig or ma-compress. Ano yun? Binigay dito eh. Ilan ang kilowatts sa compressor? Nakikita ba? Ilan?
ilan to? 76. 76. Di ba? Ito yung rating ng compressor mo. Ito yung rating, di ba? Work of compression is compression rating para mapalamig ng system yung refrigerant, no? Para mapunta na naman siya sa condenser, mapunta na naman siya sa expansion valve, mapunta siya sa evaporator, no? Kailangan siyang i-compress para maging superheat mula sa saturated. So, 76. Kaya ang formula dito, class, ito 76, di ba? Ayan, no? 304 divided by 76 kilowatt. Ayan po. 4 lang, no? Ngayon, may isa po tayong natira. Ito, no? Arithmetic temperature difference, no, ATD or LMTD, anong nangyari dyan? Ang formula dyan ay, eto, no, kukunin mo yung difference ng mga temperature, no, sa ano to, 0.7, tsaka 4, tapos yung isa ay 2, tsaka 4, no, eto hindi nagbabago, kasi eto yung temperature na nasa loob, no, inside the refrigerant. Tama ba? So, inside the refrigerant is negative. The tube is negative 4, no? Degree centigrade. So, ano lang ima-minus mo dyan? Tapos, i-divide mo ng 2. Bakit? Kasi, dalawa naman yung kinoconsider mo lagi na parameter dyan, no? Outside, tsaka inside, no? So, tinan mo to. 0.7, tsaka negative 4, tsaka negative 2, tsaka negative 4. Nasaan yun? Balikan mo yung problem, no? 0.7, yan, no? The air enters the evaporator section of the refrigeration at 0.7. Di ba? 0.7, pero ang nasa loob, negative 4. Ito naman, negative 2, tapos ito ay negative 4. Ibig sabihin, yun yung lumabas, no? So, kung titingnan mo, ito yung nasa air side, ito yung refrigerant side, ito naman yung exiting temperature, at ito naman yung of course yung temperature na common, which is negative 4, kasi yun ang temperature ng refrigerant, no? Kaya tama to, no? So bigyan ko lang ng emphasis, no? So this one, tawag dito, arithmetic temperature difference is equal to the air side, no? Air side temperature minus refrigerant. Tama ba? Refrigerant temperature. Okay? Multiplied by negative 2. Ano ba yung negative 2? Leaving. No? Temperature leaving the chiller. Okay? Temperature leaving the chiller and the evaporator chiller, no? Yung evaporator leaving, di ba? And then yung inside. Okay? So, ito yung exit. Temperature, negative 2. Tapos, inside is mas malamig, negative 4. So, i-divide mo sa 2. Pag dinivide mo sa 2, yan, 4.7. So, dapat 4.7 ang sagot mo dun sa multiple choice. No? Sana ba yun? Ayan, no? 4.7. Okay? Di ba? So, ulitin ko, delta T dyan, no? Yung delta T dyan, no? LMTD or ATD ay, ito, wala na tayong problema rito kasi ito ay divided by 2, no? Dalawa yung kinoconsider natin. So, dito, ang kinoconsider natin ay yung temperature ng air na surrounding, no? So, air side, no? Temperature minus the refrigerant. Temperature, ito naman multiplied by the temperature ng exit, no? Exit temperature minus or leaving temperature minus refrigerant temperature inside, no? Refrigerant temperature inside. Yan, no? So, makakuha ka ng 4.7. Ngayon, yung 8, 9,
What is the amount of carcass cooling due to evaporative cooling? 199. So, paano nakuha yung 199? I think meron na tayong computation dyan, ha, sa 199 na sagot, no? So, nasa na ba tayo? Yan. Evaporative cooling, no? Tapos, COP, 4, di ba? Diniscuss na natin yung COP. Paano nakuha yung COP uli? Paano nakuha yung COP class? COP is what? Refrigeration effect over work of compression. Yung refrigeration effect, meron na tayong na ano dyan, no? Work compression, ilan na yan? 76 watts, di ba? Tapos yung total refrigerating effect, no? Meron naman tayong nakuha dyan, kaya nakakuha tayo ng 4, di ba? So, ayan o, no, nasa na ba yun? Ayan o, no, Q evap. Kasi yung refrigeration effect, nangyayari lang yan sa evaporation, no? Sa evaporator. So, 304. Kunin mo lahat ng heat na inabsorb ng evaporator, ang tawag dun ay refrigeration effect. Tapos, kunin mo yung kilowatt capacity ng refrigeration ay ng compressor, ang tawag dun ay work of compression, no? 76. So, pag pinag-divide mo to, maganda. Now, 4 kilowatts, which is very ideal for COP. That means yung system mo maganda, no? Maganda yung pagpapalamig. So, 4 ang refrigeration effect. Walang units yun, ha? Unitless. Kasi kilowatt over kilowatt, makakancel. No? So, walang units yan. No? Efficient, parang efficiency yan. No? 304. Okay? So, dito naman, 11, ano na yun? Ito, no? So, a cooler wall 10 by 18 feet insulated with equivalent 3 inches extruded polyesterine. No, kasi kinonsider na yung material dito, heat transfer to, pero kasama sa refrigeration load calculation, medyo na-advance lang, pasensya na. Compute the heat gain through the wall in BTU per 24 hours if the inside temperature is 37 and the outside is 78. So, dito pa lang makakuha ka na ng delta T, no? 78 tsaka 37. Ito naman yung K, yung heat transfer coefficient, no? 0.2 BTU inch per hour per square feet degree Fahrenheit. No, ito naman, yung oras, no? Per 24 hours sa buong araw. Tapos ito, 10 by 18, no? So, pag tinignan mo yan, magiging BTU per day or BTU per hour, depende kung ano yung choice na gusto mo, no? Pero, yan ay na-calculate na natin, no? Merong calculation dito yan. Yan. Diba? Ito, so, kasi mayroong U, di ba? Di ba, Q equals U A delta T. Pero yung U is overall transfer coefficient, you can substitute in terms of thermal resistance, no? Pasensya na, hindi ko pa na-advance lang, no? So, yung U, di ba? Kasi yung U class is reciprocal ng R, no? Yun ang relation. So, eto, U equals 1 over R, no? Kasi yung tinuturo ko ngayon, no? Sa mga modeling ng heat transfer tsaka ng temperature. So, A delta T, no? Delta pala to, sorry. Yan. So, substitute mo lang. So, meron kang 1 over 15 na U, kasi yan na 3 inches over 0.20, no? Equals 15. So, 1 over 15. Lagyan mo dyan, no? 1 over 15. Tapos, ito naman ay 10, no? 10. Tapos, ito ay 18 square feet. Ano yun? Yung area, di ba? Area. Sabi mo, 10 times 18. O, di ba? May surface area ka. Delta T, meron din, di ba? Ayan, o. 78 minus 37. O. Tapos, meron kang 10 hours, di ba? Meron kang 10 hours. You know, 10 hours to, di ba? So, eto, 18. Saan ako yung 18 class?
eto, no? So meron diyan na binigay na area, which is eto, no? 18 times 20 times, ano ba yan? Times 10 ba yan? 18 times 10. 18 square feet, no? Nandun sa problem, no? Kung babasahin niyo yung problem, number, ano bang problem yon? No? Nandito. Sa word, hindi ko pa na-insulat, no? Nandun sa word, no? Tapos na tayo sa beef, iba na to eh, no? Ayan, number ano na ba tayo? Ayan, no, ito, 10. 11, sir. 11, sorry, no? So, what? Ito. Ayan, no? So, nandito naman lahat eh. So, 10 by 18, siyempre, makakuha ka ng surface area. Di ba? So, two dimensions, so square, magiging quadratic. Magiging square feet. Di ba? Ayan, no? Tapos, sundan mo lang yung formula, no? Sundan mo lang yung formula kanina na ay, ano ba to? Bernoulli's equation. Yan. So, ito yung number 11. Ididikit ko na lang, no? Para hindi naman magulo. Ito, ito. Number 11, no? Solution to number 11. Ito, no? Nadikit ko lang kasi, no? So, dito lagyan ko ng space, no? Kasi pinagsama-sama ko na yung answer, eh. Pasensya na, no? So, ito yung number 11. Ito yung sagot dyan, no? Ano ba yung sagot dyan? So, 11. Meron tayo dito na 10 times 18. Yung kanina, no? Meron tayong LMTD na 15.61. Tapos, balikan ko to. 12. Ano yung 12 natin? Ano to? Ito, pwede nyo ng internet to, da? Anong sagot dyan? Rule of thumb. Sa bawat pumapasok na hangin, isang tonelada ng refrigeration. One ton. Di ba yung pagbumili ka ng aircon? Pag bumili ka ng aircon ngayon, 1.5, 2, 2.5, hanggang 3 or 3.5, no? TOR. Paano mo malalaman yon? Meron kasing rule of thumb. No, empirical rule na pag meron kang 400 cubic feet per minute, no, na ano ay bawat isang tonelada, no, para magkaroon ng comfort cooling, di ba? So yun number 12, no. So yun yung rule of thumb, no. So ang ano doon ay sa number 12. No, nasa na yung number 12 natin. So, ito 11. No? Eh, wala naman yung calculation eh. No? Dito ko na nalalagay. No? Yan. Okay, paano mo na nalaman yan? O, tingnan natin sa internet. Diba? So, how many cubic feet per minute, no? Oh, live to, ah. How much ton is required? Ha? Ayan. Rule. Ano mo, no? Rule of thumb to ano ba yun? Refrigerate? Or to air conditioner the room, no? Refrigerate the room in ano yan? Cubic feet per minute. Yan. Diba? Makuha ba to ng AI? Kaya ba ng AI ng Google to? Yung tinanong ko na question, no? So, eto rin, no? How do you calculate the cubic feet per minute for a cooling room? Or how many CFM do I need per room? No? How do you calculate the cubic feet per minute? How do you calculate the for cooling a room? Yan, oh. Yan ba yung sagot? Did you answer to step with this?
mali yung tanong natin eh. No? How many? Ganito na lang, diretso na lang, no? How many tons, no? 2 ton is needed to cool a room in cubic feet per minute. No, kasi cubic feet per minute, yung cubic feet per minute is ano yun, volume flow rate, di ba? Yung pumapasok na hangin, no? Or yung capacity ng hangin ng room, no? Pag meron kang ganung cubic feet per minute, kasi cubic feet is volume. Bawat minuto may ganung kang volume ng hangin, ilang tonelada, no? Yun ang tanong natin dito, no? Nakita niyo ba, Renibel? Anong sagot? 400 po, sir. Diba? 400, sir. Ayan, di ba? Kasi open naman, di ba? Exam natin is open everything. Lahat ng pwede nyong buksan, buksan nyo na, no? Eh, nasa internet naman lahat dyan, eh. Pati mga sample problem, no? So, ibig sabihin, kuha ka ng 1 ton of refrigeration, o bili ka ng aircon kung meron kang 400 cubic feet of air per minute. O pag 800 cubic feet per minute, edi 2 tons, 'di ba? Kasi ratio and proportion lang 'yon, no? So, 'yun lang ang point natin, no? Ilagay ko na 'to dito para may reference, na? So, number 12. Number 13, na meron pa tayong number 13. Baka hindi ko pa na ilagay kasi magkaiba yung question natin. Question natin is nasa ano eh? Nasa tagdag. Nasa ano, nasa Word. Tapos ito naman ay nasa X, nasa PowerPoint. O, kunin ko yung 13, no? O, lagay ko lang dito, ha, para lang manipulate natin, magamit yung digital pad. O, anong tanong dyan? Ang tanong ay, what is the equivalent ton of refrigeration? Ito nga, ano yung bibilin mo na capacity ng ton of refrigeration system, no? Kung halimbawa, kung aircon ba 'yan, kung split type, kung alam niyo na window type or box type. Split type yung nasa labas yung ano, condenser, nasa loob yung evaporator. Meron daw dito, no? Ginamit ko po yung UE building, no? So ito naman ay merong 3,000, no? So yung laboratory daw sa UE, no, kasi doon tayo nagklase noon, eh, di ba? Sa may first floor. So, yung ME laboratory daw sa UA ay mayroon na pumapasok o may capacity ng air na 3,096 cubic feet of air per minute. Di ba? So, hypothetical lang yan para lang makagawa ako ng question. Siyempre, ratio and proportion lang yan, eh. No? So, eto, itong amount of volume na to, ang pwedeng pumasok or ang pumapasok na air dito for every minute, no? Ba, sa isang minuto, sinukat ko. Ang air pala na nasa loob nito, no? At any given minute ay 3,096, no? So cubic feet per minute. Eh ang tanong, ilan ang tonelada na ng refrigeration or ng aircon capacity na kailangan para mapalamig o na sukat or akma, no, nagma-match dito. So 'di ba meron tayong ano, anong ratio natin? There is what? 'Di ba? There is what? 1 ton per 400 cubic. Oh, 'di ba? Ito ratio mo lang sa isang ton, ang kaya ng isang ton na palamigin, na volume flow rate ng hangin ay ano? Ilan? 400, sir. No, cubic feet, di ba? Per minute. Di ba? Diba, pag sinukat mo yan, kasi may pang sukat ng volume flow air, di ba? May pang ano ng ano, volumetric flow meter, eh, meron, di ba? So, i-ratio mo lang siya
Ang tinatanong ay ton, o di X. O ilan to? Nangyari sa UE. Sa UE Met ME Lab. Doon tayo nagkaklase, di ba? O yan, edi makukuha mo yung ano, yung tonelada na kailangan, di ba? Siyempre, what appears on the right side appears on the left side. Nakakancel yan, no? Denominator, nasa denominator, no? Kasi pwede mo ring, di ba? Pag kinross multiplication, ganyan din mangyari. No? So, ito, 1 ton, di ba? Times 3,096 cubic feet per minute. Di ba? Ayan yun, no? Multiply mo dyan. Ito, multiply mo. Di ba, Don? So, yung kagawin mo na lang, i-ano mo na lang to, no? I-retain mo lang dito, 400, no? So, 400. Yan. Anong 400? Cubic feet per minute. Nasa cancel yung cubic feet per minute. Cancel to. O, ito na lang. 3,096 over 400. O, pwede kang mag-calculator. Pwede ka rin mag, ano, mag, sa ano? Sa, tag doon? Sa cellphone, no? Ilan yon? So, punta ka dito. Scientific. O, naka-scientific naman to. 3,096 divided by ilan? Anong divisor? 400. Oh, anong sagot? Nakikita ba? Anong sagot? 7.74 ang sagot. No, so edi bibilugan mo 'yan sa number ano, to number ano tayo, number 13. Nabibigay ko naman 'to lahat, no. Wala, hindi naman kayo minamadali, no. Within the day basta maibigay niyo lang yung score niyo. 7. Anong sagot natin? 7.74, sir. Oh, edi eto, no? Mamili ka. So, pareho naman tama to, no? So, whether 7 or 7.74, no? Na, kasi, pag bumili ka, wala namang 7.7. Wala kang mabibiling ganyan, di ba? Bibili ka ba niyan sa ano? No? Sa mga factory. Walang magbibigay sa inyan, no? Either babaan mo, no? Kasi para hindi ka kumonsumo ng malaki, or next higher, di ba? 8 tons. Pag nagpagawa ka, 8 tons. Pero walang gagawa sa'yo na eksakto, no? 7.74 or 7.75. Walang gagawa nun. Either may pasobra, kadalasan may pasobra, 8 or yung lower. Kasi pwede naman yung, ano, di ba? Para hindi ka naman mag-asasan. So, A or B plus A or B, no? Tama yan. Okay? So, number 13. Nasa na tayo? Number 14. Kung mga letter lang to, wag na nating ilipat sa ano, ha? Sa ano, kasi nahirapan ako maglipat-lipat. Diretso na natin kung letter lang naman, ha? Wala namang calculation to, eh. So, no need for digital pad, no need para magsulat-sulat ako ng calculation, no? So, ano to? Which is a better cross-section for ducting given the same area? Alam nyo na to, di ba? Bakit mas maganda ang circular? Kasi pag rectangular, may mga kanto, no? So, eto na may mga bend, no? So, pag ano, nag-o-offer ng resistance, so, maapektuhan yung performance, yung flow. So, mas maganda yung circular, di ba? Sa fluid mechanics, inaaral din naman natin yan, eh, no? Sa daloy ng tubig, ng mga fluid, ng hangin, mas maraming resistance pag rectangular. Mas maraming losses, no? Losses ang pinag-uusapan. So, ang sagot sa 14 ay circular, no? Circular section ang mas maganda sa ducting. Pasensya na, medyo advanced, pero practical lang naman to, eh, no? Ano pa? Which of the two will most like incur less dynamic loss? Ito, loss na naman for pressure and head when used in ductings, no? Less. Ang tanong ay less. Ano daw ang bend na mag-experience ng less? Mas mababa. Mas mababang losses. Ano bang gusto mo? Mataas ang losses o mababang losses sa lamig? Gusto mo mas mababa lang ang losses para magkaroon ka ng komportable at hindi masayang yung energy mo. Diba? Halos related lang naman dito, eh. Ito, long radius circular bends. No? Ito, circular bend, nilagyan lang ng radius. Kasi yung maliit na radius, is mas malapit na yung sa kanto, eh. Diba? Pag lumiliit yung radius mo, para ka ng kanto nun. Diba? Pag long radius, mas maganda, suabe, na parang rotonda. Nagigets niyo ba ako yung rotonda pa nag-drive ka? Yung roundabout, no, sa Quezon City, eh pag maliit lang yan, hirap na hirap ka, parang may kanto, no, malaking resistance, mas maraming energy or fuel consumption ang maubos mo. Ganun din yung flow. Yung flow, mas maganda na naka-circular siya, may radius at malaki ang radius.
Kasi pag maliit ang radius, oh, mahirapan din, no? Parang, ano, untog kanto ka rin, no? Parang tumama ka rin sa kanto, which is nag-offer ng resistance. So, para walang resistance, para smooth ang flow ng flow air, ng refrigerated air mo, kailangan mo ng long radius circular vents, no? Kung nag-exam ka, pwede mo lang i-type tong, di ba? Type mo lang yung question na yan. Ma-answer mo yan, di ba? So, ito, a flooded chiller, nako, LMTD na naman to, no? Babalik tayo doon. A flooded chiller is operating with a refrigerant temperature of 40 degrees Fahrenheit. The chilled fluid enters the chiller at a temperature of 63 degrees Fahrenheit and leaves a temperature of 50. So, makikita mo, merong temperature difference. Calculate the LMTD. Ano ba yung LMTD class? Log mean temperature difference between the refrigerant and the chilled fluid, no? So, ang sagot natin ay 15.61. Punta ako doon kasi nandun yung, ano, no, yung solution. Sa, nailagay ko na yata dito, no? 15.61. Anong number yan, class? Saan yun? 16 po, sir. 16? Ito na. Ito yan, no? So, ilagay ko lang dito para, ano. Pero ipa-forward ko sa inyo to lahat, pati yung Excel tsaka yung, ano, ha? Para maganda yung reference nyo. Yung Excel tsaka yung ano, kasi ngayon ko na lang tina-transfer kasi nasa Word, no? So ito 'yon, no? Paano mo sasolve niyan? May formula kasi yung LMTD, no? Ang formula ng LMTD, no, pag hindi mo alam, edi i-type mo lang sa internet kasi open naman, di ba? O formula ng LMTD, ibibigay sa iyo ito. Meron kang lower temperature tsaka yung ito. Temperature ng fluid na nag-enter ng mga tube, no, 63. Tapos meron kang refrigerant, 'di ba? Sa loob 40. Ang common doon kasi yung 40 class, ayan, no. 63 minus 40. Ito yung nag-enter, yung 63, ayan, no. Temperature, the fluid, the chilled fluid enters the chiller at 63, no? Pero ang nasa loob na temperature ng refrigerant, di ba nasolve na natin to kanina, ay 40, di ba ganon? So, laging common yung nasa loob na temperature, nasa loob ng tubo ng evaporator. Ngayon, and leaves. No? Siyempre, pag pumasok siya ng 63, paglabas niya, malamig. Kasi chiller nga eh. E pag uminit yan, hindi yan chiller, heater. No? So, dapat, ang thinking mo, pag pumasok yung 63, lalabas siya ng 50. Kasi yung nasa loob ay 40, no? Mas na absorb. No, nagkaroon ng temperature drop kasi na-absorb yung 63 dito sa 40, no? Ngayon yung 40 naman tataas, 'di ba? Kasi dalawa 'to eh, no? May air side tsaka refrigerant side. Yung 40 na-absorb niya yung init, no? Tapos ito naman yung 63, no, nabawasan ng init kaya naging 50. So ang formula sa LMTD, kung hindi mo alam, edi pwede namang i-type, no, kasi open notebook naman tayo lahat, open notes, no. Type mo lang sa Google, no. Ayan, no. 63 minus 40, which is the entrance of fluid or air, minus, iba minus mo, then yung 50 exiting air from the tubes or evaporator coil minus the refrigerant temperature divided by the natural logarithm, kasi logarithmic to eh, logarithmic mean temperature difference ng dalawa. Didivide mo yan, 63 minus 40 over 50 minus 40. Nasa yun yung formula. So, ang answer mo dyan ay 15.61. No? So, pag pumunta ka dito, ayan, ay, nasa na yun? 15.61. No? So, 15.61. Nasa na yung tanong na yun? Number, ano naman tayo? Ito, number 16, na? So, ayan na, 15.61 sa number 16. Okay? So, sa number 17, ano? Which of the refrigeration major components regulate or controls the flow and reduce the pressure of refrigerant at a constant enthalpy? Ano daw? Anong sagot dito? Ano ba nagpapababa sa pressure ng refrigerant? Expansion valve. Oh, 'di ba? Ito nga yung ano mo, 'di ba? Meron kang ganyan na dome.
leaning to the right, skew to the right. Ang kadalasang ginagamit na diagram sa refrigeration ay pH, no? Pag sa power plant, mga thermodynamics, no? TS, no? Ito. So ito yung refrigeration mo, ay refrigeration, evaporator mo, entrance, no? Papasok diyan yung ano, yung refrigerant, no? Tapos i-evaporate, no? So ito ay evaporator. Sa dulo ng evaporator, nandun yung inlet ng compressor. Siyempre, nag-evaporate na nga, ibig sabihin gas to, 'di ba? Anong klaseng gas? Saturated. Tama naman kasi ito saturated gas 'yan eh. Ito saturated, ano to? Liquid, 'di ba? Saturated liquid. Ito ay ang critical point. Okay? So ito purong liquid, walang gas. Purong gas, walang liquid. So pag pinag-usapan mo yung quality, ano to? Quality is X 100%, 'di ba? Kasi dry. Ito naman pag dito ano, 100% na liquid. No? X equals 0. Walang dry dito, wet. Wet nga 'yan eh, 'di ba? So ngayon, ito compressor, 'di ba? Compressor, no, naging superheated. Any region beyond the saturated gas line is superheated, no? Tapos ngayon, magsa-subcooled siya, the superheat, no? Kasi superheated 'to, bababa siya, ang tawag doon the superheat. O dito na lang siya, ito yung umpisa ng condenser mo. Yung condenser o bababa, tingnan mo yung enthalpy, no? The lower the enthalpy, the lower the temperature. Pag bumababa ang enthalpy, bumababa ang temperature, bumababa yung energy at constant dito constant temperature 'to, 'di ba? Yan. Yan. So ito na yung portion ng condenser. Ay. Excuse me. Iba po yung tanong namin sa number 7. Ah. Iba yung tanong, sir. Ah, iba ba? Anong tanong? Ano po, sir? Same po ng number 15. Ah, 15. Baka iba yung na, ano ko. Sorry. Ano yung 15? Ito? Ito? Ah, po, sir. Ah, baka sa na, po, ano, na yung siguro, hindi ko na-update. Na-doble? Opo, sir. Yes, sir. Okay lang yan. Parang bonus nyo na rin. At least napaliwanag na rin natin to, no? Sorry. Kasi ito, in-update ko yun eh. Baka hindi updated yung naibigay kong exam, sorry. Pero ito, sa kaalaman nyo rin, nasaan ang expansion valve? Di ba, ito yung evaporator, ito yung compressor, ito yung condenser. Ano to? Yun yung thermal expansion valve. Ano nangyari dyan? Tinan mo yung pressure, di ba? Pressure is horizontal ang kanyang ano, pero vertical, di ba? Vertical siya, no? Vertical ang pag ano mo, pero ang pagbasa mo, pero ang field niya ay nasa horizontal, no? Kasi ito ay horizontal, pero ang pagbasa ay vertical. No? So, itong pressure, tinan mo. Ano nangyari sa pressure papunta sa evaporator? Bumababa, tumataas? Ano nangyari sa pressure? Mula dito, di ba high pressure to? Condenser is high pressure side. Evaporator is low pressure. So, mula dito sa condenser papunta sa evaporator, ano nangyari sa pressure? Tinan mo. Ano nangyari? Bumababa. So, ang nagpapababa dyan ay expansion valve. Ito kasi expansion valve. Apat lang naman yan, di ba? Evaporator, compressor, condenser, expansion valve. Ang ginagawa ng expansion valve ay pinapababa ang pressure. No? Para pagpasok sa evaporator, mababa yung pressure. Pag mababa ang pressure, mababa din ang temperature. Kasi tatanggapin lang ng evaporator ay low temperature at low pressure. So, kailangan pababain mula sa condenser papunta sa evaporator. Ang nagpapababa doon ay expansion valve. Kung hindi ito yung tanong, okay lang, no? Parang na-double yata yung tanong. Bonus na lang. Pero itong 18, ito ba yung ano? Ito ba yung tanong o hindi? Ayan, sir. Oh, 18, no. So ano naman to? No, dito na lang ano natin. A multi evaporator saturated liquid exits the condenser at 34 degrees centigrade. The refrigerant in the evaporators are 0 and negative 20. So, madali lang naman itong i-drawing, no? Para, ano kasi to, wala akong binigay na drawing, pero pag nag-aaral kayo ng engineering, dapat alam nyo to, no? So, ayan. No? So, ito yung pH natin. Sabi dyan dito, a multi-evaporator, ibig sabihin, dalawa yung evaporator, no? So, pwede ka nang maglagay dyan,
tsaka dyan, no? So dalawang evaporator. Ang sabi dyan, saturated liquid exits the condenser. So itong pangatlo ay condenser. Pag sinabing exit, no, salagyan natin ito. Saan yung exits the condenser? Di ba ito yung condenser? Tama? Ito ba? Oh, saan yung exit? Di ba exits the condenser at 34 degrees centigrade. Dito yan. Ba't alam mong nandito? Bakit hindi lampas? O bakit hindi kulang? Kasi ayan oh. Di ba? Sa point na to, saturated liquid. No? Kasi dalawa lang naman yan eh. Saturated liquid tsaka saturated vapor. Di ba? Nahati yan sa ganito. Virtual na ano, na linya. Pag tumama ka dito, saturated liquid or 100% liquid. No? F. Di ba? F yan. Pag dito ka naman, mula dito tsaka yan, G. Di ba? Pag lampas ka dito, superheat naman. No? So dito yan, tama yan. No? So dito, makakakuha ka na ng information at ang sabi dyan ay saturated liquid exits the condenser at 34. So ito daw ay 34 degrees centigrade. The refrigerant in the evaporators are 0 and negative 20. Ngayon, ang tanong ko, saan mo ilalagay yung 0 at yung negative 20? Saan yung negative 20? Saan yung 0? Nasa baba ba yung negative 20 na evaporator? Ito? Ito. Nasa baba ba o nasa taas? Nasa baba. Diba? Kasi mataas, kasi mababa yung pressure eh. Diba? Pag mababa ang pressure, kaya dapat lagi kang may alam sa ideal gas law. As the pressure increases, the temperature increases. As the pressure decreases, the temperature decreases, no? Ano 'yan? Yung tinatawag na ano to? Gay-Lussac, no? Pag pinagsama-sama mo tong Gay-Lussac, Boyle's law, tsaka Charles law, tsaka Avogadro's law, ang tawag doon ay ideal gas law, no? So isa 'yan sa mga ideal gas law. So habang lumalamig, bababa ang pressure, no? Tama, 'di ba? Pag bumababa ang pressure, so pag mas mababa ang pressure, mas mababa ang temperature. So dito mo ilalagay ang negative 20 degrees centigrade. Dito, 0. No? Dalawang evaporator yan. Ha? Ito, evaporator. No? Tsaka evaporator. Yan. So evaporator to, evaporator yan. Okay? So pag dito, magkakaroon siya ng constant enthalpy. No? Constant means straight. No? Ito lang. So pare-pareho lang yung enthalpy dyan. No? Sorry sa drawing ko, pero I'm trying to illustrate na to the best I can na ito ay diretso, constant enthalpy, ito ay constant pressure kasi ito ay heat exchanger, no? Heat exchanger is constant pressure. Tapos dito magkakaroon siya ng compressor, no? So dito may compressor diyan. Yan. No? So sabi diyan, saturated vapor exits each evaporator, no? So ito yung evaporator 1. No, saturated dito, ibig sabihin ito yung saturated vapor na sa linya, kaya alam mo na pinatama mo sa linya kasi saturated vapor po yan, no? Ito, saturated vapor exits each evaporator, the mass flow of refrigerant entering evaporator 1, ito 'di ba? Yung pumapasok dito na mass, ano, mass flow 1 is what? 0.02095 kilogram per second, the mass flow rate entering evaporator 2. Di ba? Ito, yung may mass flow rate dito, ilan? 0.02024. Right? Ito. 0.02024 kilogram per second. No? Ngayon, H2 tsaka H1, binigay. Nasaan yun? Di ba? Ito yung H1, no? Ito yung H1. Ito yung H2, ayan. Exaggerate natin.
So ito yung work of compression, di ba? Work of compression yan. So H2 yung H2, no, dito superheated, no, ito yung H1. Di ba? Doon sa saturated. Di ba? H yan, no? Kung yan ang pag ano mo ng ano ng drawing, no? So ngayon, pag sinabing what is the input power to the compressor? Ano 'yon? Work of compression is what? H2 minus H1. So kukunin mo yung superheat na to, tsaka yung enthalpy at superheated, tsaka ito at the saturated. I-multiply mo ng mass flow, 'di ba? Yan. So ngayon, binigay naman, 'di ba? Hindi na kayo pinagkuha sa table yung H2, ayun 'yon, no? So H2, ayan. Siyempre mas mataas yung H2, 'di ba? Mas mataas yung energy kasi mas mataas yung temperature, superheated to region, no? SH region, no? So H1, yan. O ano yung mass? Anong gagamitin mo na mass? Mass 1 or mass 2? Anong gagamitin mo na mass flow? Total, sir. Ha? Ang total. Oh, dito nga. Admission yung dalawa. Diba? So, eto, yung ano, nasa may solution natin dito. Punta na nga natin. Anong number yon? Anong number yon? 18? Yes, sir. Oh, tinatin para sigurado, ha? 18. May number ba to? 16, 19. Ayan po. Ah, total. Ito ba yan? Naka-19 pala tayo. 19, tama ba to? Apo, sir. Oh, yan, no? 18 po dapat, sir. Type po 18 lang po, no? Kasi, dapat 18, no? 18 to? Apo, sir. Apo. Ito kasing word ko, hindi ko alam kung anong napindot ko. Hindi ko alam kung anong... Paano ba to ano yun? Anong view ba dapat dito? Hindi ko na ma-edit eh. Napupunta sa mga view na ganito. Paano ba to? Ayan, pwede na yan, no? Sa 18. Ito, 18. Ito yan, no? Sa 18 to. Ito yung 18 sa atin. Tama? No, kasi baka na ano kasi naglabo-labo na yung mga version ng ano ko ng yan 18 no, naglabo-labo na yung version ng ano ko ng exam eh, no. So ito, ang gagawin mo, kukunin mo yung ano no, yung total mass, di ba? Kukunin mo yung total mass tapos yun ang ipapang ano mo, no? Papang kasi mag-meet sila eh, no? Sa drawing. Saan na ba yung drawing ko? Mag-meet kasi yan, class, dito. Ay, ano ba to? Eto. Saan na ba yung drawing ko? Ay, 16 pala ito. Ano ba yan? So, yung 18, ang mangyari kasi dyan, mag-meet, no? Ganito yan eh. Para lang ma-ano niya. Bakit siya nag-meet, no? So, ganito. So, merong ganyan. May pH, no? So, yan. Ang mangyari kasi dyan, di ba, eto. Di ba? Tapos, eto. Dalawa kasi yung evaporator, no? So, eto kasi... Yung mass flow dito, no, yung mass flow dito, no, kasi ito ano yan eh, no? Meron yang pag pin-reject mo to, yan, no? No? Yan. Ang point natin dito is this, no? Yung mass nito, yung mass flow ng 1, tsaka etong mass flow ng 2, 'di ba? Ito yung isang evaporator, na bago pumasok, di ba gaganto yan? Papasok yan dito, eh, mass 2, no?
kailangan magsama yan dito bago pumunta sa compressor. Diba? Ito yung compressor. Eh, kasi after ng evaporator, compressor. Eh, saan mo papapuntahin yung evaporator 2? Diba? So, ang illustration niyan ay ganito, evaporator 2, evaporator 1. Now, dalawa yung evaporator, kaya nga multi-stage, no? First stage ng evaporator, ano yan? Negative 20. Second stage ay 0 degree centigrade. Pero lahat ng yan, ito yung suction, ito yung discharge. Entrance, ito yung exit. Pag pumasok, lalabas. Pag pumasok sa evaporator, i-evaporate niya, lalabas, no? Lalabas dito, hanggang dito lang. Pero, siyempre, drawing lang naman to, eh, no? Sa totoong buhay, yung lumabas sa evaporator 2, papasok uli dito para mag-ano sila. Ganito, eh, no? Ayan, no? Mass 1, ito yung galing dito sa mass 2. Right? Oh, ito yung point. Yung point na yan, ito yung tinatawag na suction, no? Or entrance ng ano? Compressor. Yung entrance ng compressor, nandun naman yung exit or discharge ng ano? Evaporator. Yan, no? So, labas dito, sa isang, ito naman yung galing sa evaporator 2, magkasama-sama yan. Papunta sa suction ng compressor. No? So, tas dadalin niya yan. Dadalin niya dito, papunta sa condenser. No? Bago niya dalin, i-superheat niya, i-compress niya, no? Pag tumaas yung temperature, magiging superheated, di ba? Kasi ang taas na nga ng temperature, eh. Tapos, ano nangyari sa pressure? Tumaas din, di ba? Pressure to, ayan, no? Papaganyan, no? Higher pressure, di ba? Higher temperature, no? So, ang dala-dala niya ay dalawa. Ano yun? Kung total mo ay empty, total, mass flow ng refrigerant, no? Ay galing sa evaporator 1 at galing sa evaporator 2. So, yun yung mass flow rate na total para dalin niya dito sa superheated region at disuperheat niya, tapos i-condense niya uli at as expansion valve, no? So, kaya ang natin dyan, ang solution natin dyan ay eto, no? Kukunin mo yung total ng dalawa ng mass at i-multiply mo sa delta H. Di ba? Kasi yun yung basic formula ng heat, no? M delta H, MCP delta T, no? So, kung babalikan mo, eto yun, no? 18, let me have this. 18, no? I-ano ko lang yung 18 natin para makita. Yan, no? So, M total, mass flow ng total ng refrigerant, kasi nasa loob yun ng mga tubo, ng evaporator at ng compressor. Delta H, no? Ito, H2 minus H1. Binigay naman yung H2, ito yon, no? At binigay yung H1, binigay din yung dalawang mass flow. So, all you have to do is to multiply both, no? Sa isa't isa, and then you will get the total capacity or power ng compressor na kailangan para mapalamig yung system, no? Based on the conditions, no? So, ano pa? Meron pa ba tayong kukumputin? Wala na. 18, 19. Oh, hindi na ito kinukumpute, no? Saan nagpapalamig na ang system? Sa mga major components ng refrigeration system, vapor compression, saan nangyayari yung refrigeration effect? Class? Evaporator, sir. Evaporator, 'di ba? Yun nga yung H1 minus H4, no, kung nanggaling ka doon. So yung pagpapalamig nasa evaporator. Buksan mo yung ref mo. Ang evaporator yung nasa loob. Doon lumalamig, doon mo nilalagay yung mga karne, yung mga tsokolate, yung mga kung ano-ano, no? Evaporator 'yun, may evaporator coil. Pag sa labas, condenser, nagbubuga ng init, no? Nagbubuga, heat rejected. No? So evaporator lang 'yan, no? Kahit saan mo tingnan, yan talaga ang sagot. Refrigeration effect or the place where cooling is happening, evaporator. Ngayon, ano naman ang nagpapataas ng refrigeration effect? Paano lalaki yung refrigeration effect mo?
sa mga choices. Superheating ba? Superheating sa ano na 'yun, 'di ba? Nasa beyond na 'yun sa ano, sa saturated vapor, 'di ba? Wala naman, lampas na 'yun sa ano. Nakakuha ba ako? Lampas na 'yun sa ano eh. Pwede siyang magpaganda ng efficiency, pero ang tinatanong dito kasi ay refrigeration effect, 'no? Ganito, drawing ko na lang. Nasaan ba nangyayari ang refrigeration effect? 'Di ba sinagot mo na kanina? Nangyayari ang refrigeration effect doon sa equipment na ang tawag ay evaporator. Diba? Yan. So kung may dome ka dito, no? Yan. Ang evaporator ay nandito lang naman eh. Diba? Yan. Diba? So it is a superheat. Tapos pupunta dito, no? At constant pressure kasi condenser to. Ano to eh? Yung heat exchanger din eh, no? Sa engineering kasi, pag nag-heat exchange, ang ideal na condition niya ay isobaric. Ano ba yung isobaric? Pressure is constant, no? Iso. Constant. Iso means equal, bar, no? Barometer, bar is pressure, no? So condenser. So pressure is constant, tapos eto bababa. Yan. At constant enthalpy. Enthalpy is constant or isentropic, no, or adiabatic din ang tawag, no? So dito ang refrigeration effect lang natin, no, baguhin ko, no, para naintindihan. Ang refrigeration effect natin nasaan? 'Di ba H1 minus H4, 'di ba 1 2 0.3 0.4, no? So ito lang yung capacity ng evaporator mo, H1 minus H4, no? So enthalpy yan, pag minultiply mo ng mass flow magiging kilowatt, di ba? So yun yung tinatawag na capacity or Q ng evaporator. Q evap, yung heat ng evaporator, ang tawag doon ay refrigeration effect. Paano lalaki yan? Kasi ito yung area under the curve, no? So ito yun, no? Itong area na to, yun yung refrigeration effect. Yan. Paano lalaki yan? Pag nagkaroon ka ng subcooling, ano yung subcooling? Ito kasi yung saturated liquid. Any temperature or region of temperature below the saturated liquid, anong tawag doon? Subcooled region. Ito kasi superheated eh. Beyond saturated vapor line is superheated. On the left, beyond the saturated liquid line, ang tawag dito ay subcooled, no? Mas malamig pa to sa wet, di ba? Ito ay subcooled region. Kaya nga meron tayong equipment na subcooler, di ba? Na pag inaral mo yung mga refrigeration system ng barko, ng eroplano at ng mga ibang planta, yung ano kasi dito class, mainit pa to eh. Pagkagaling sa condenser, mainit-init pa yan. Di ba? Na-condense nga lang yan galing sa init kasi pinainit ng compressor yung hangin, yung refrigerant. So, mainit yan, no? Mainit, tinan mo yun. The higher the pressure, tinan mo to. Higher pressure, mataas pa yung temperature. So, dito mataas pa, no? So, pwede mong isubcool. So, paano yan? No? Pwede mong extend to. Di ba? Pag in-extend mo to, nag-subcool siya. No? Nag-subcool siya. No? Kasi beyond na siya eh. Beyond na siya sa ano, saturated line. Di ba? Ito yung saturated line. Ito ay saturated line hanggang kalahati na saturated liquid. No? Pag sinubcooled mo, no, lalamig pa siya. Ano mangyari dyan? Lalaki yung area, no? So, etong area mo na ganyan, no, pag pinroject mo yan, syempre, baka dito matapos siya, no? Yan. Pagbababa, no? Pagpababa to, baba. Yan. O, this, mas lalaki yung area. Di ba? Ito, tinan mo to. H1 mo, minus this one, no? Yung bago pumasok sa evaporator, kasi entrance to ng evaporator eh. Yung refrigeration effect is yung end ng evaporator. Asan yon? Ito yung end ng evaporator. End of evaporator. Tsaka start ng evaporator. Dati nandito. Sinubcooled mo. Di lalaki yung area na makakover. Diba? Ito na ngayon. So instead na dito, nandito na ngayon. So lumaki yung area. Diba? Ito yung area effect ng lalaki yung refrigeration effect mo, no? Ito yung area ng refrigeration effect mo. Mula dun sa dati,
entrance ng ano, which is the end of evaporator, entrance naman ng compressor. Tapos eh sinub-cooled mo, subcooled o pagbaba niya due to expansion valve, baba yung pressure o, 'di ba? Dito na ang entrance ng evaporator mo, nandito na. So H1, ang mangyayari diyan, no? Baguhin ko to para last na lang madaling makita. So ang mangyayari diyan, yung actual mo H1 minus eto H4 prime. Dati kasi nandito eh H4, 'di ba? E nabago prime, no? So eto, yung actual mo is this one and this one. So lumaki yung difference in enthalpy, no? Kasi enthalpy to eh. 'Di ba? Enthalpy. So pag ganyan, lalaki yung area na covered, at ang area na covered niyan ay represented by tinatawag na refrigeration effect, no? RE. 'Di ba? Or yung capacity ng evaporator mo, ang tawag diyan ay refrigeration effect. So yun ay mangyayari kung lalagyan mo ng process na subcooling or subcooler na ilalagay. Okay? So ang gagawin ko, eto tong word ibibigay ko sa inyo lahat, at ganun din yung PowerPoint. Okay? So I think tama-tama, oras na rin, no?